pangalan mo? Good job po. Ikaw yan, item mo. Pangalan mo, Wisma? Ikaw nag-ibig. Ayun, yan nakalagay oh. Ano nakalagay? Ayun. Pangalan mo yan? Oo. Oh. ID mo? May ID kayo, di ba? Dandal mo. Bakit hindi mo sinusunod? Dandal mo. Sige na, dandal mo. Ha? Dandal mo. Ano gusto mo, hindi mo sila ano ah? Ano na? Tama na. Ayun, okay. May karapat ako yung question. Good morning po. Ngayon ay January 15, 2020. Nandito tayo sa may barangay Additional Hills, Mandaluyong City. Kasama natin ang MMDA Task Force Special Operations Team Charlie, kasama po sa pangunguna ni Jepe Sir Joey Furio. Ito yung natikitan ngayon. Maagang natikitan itong kotse. Legal parking dito sa may sidewalk. So, yung driver, sinurrender niya yung kanyang driver's license. So, matitikitan siya ngayon for illegal parking. Nandito sa may sidewalk ang sign na no parking sign, tow-away zone. Tapos makikita natin, pagka dumaan tayo dito sa may sidewalk, ito ang sasalubong sa atin, nakaharang na Montero Sport. So, matitikitan to ngayon ng illegal parking kasi nakaharangan niya, blocking the sidewalk. So, medyo alanganin yung park, pagkakapark niya dito. Sir, itong truck okay lang yan, park niya? Ah, patrin. Ayaw na tumulat. Ay, sumul. Ayan, matitikitan din pala itong truck na to ng illegal parking, sir, no? Kasama natin ngayon ang tow truck dito, nakantabay para sa mga mahuhuling mga illegal park o yung mga sasakyan na walang driver's license yung nagmamaneho. Dito ngayon yung Innova legal parking, nakaharang din siya dito sa may sidewalk oh. Merong guhit na nilagay dito para parkingan pero hindi naman ito allowed, kaya matitigitan ko ngayon. Dito ko matatanda natin yung last time nag-operate dito ang Team Charlie, MMDA Task Force Special Operation. Eto, merong illegal parking na Kia Carnival dito. Nandito tayo ngayon sa may Wilson Street, dito sa may San Juan, malapit sa may Ortigas Avenue. Andun yung Ortigas Avenue kapag dinerderecho. Dun yung papunta ng Green Hills. Dito ngayon sa may Granada Street or Granada Avenue sa may San Juan, itong Kia Sorento ang matitikitan ngayon. Obviously blocking the sidewalk, although nakapark siya pero alanganin yung pagkakagawa ng parking dito. Dito pa rin po sa may Granada Avenue, malapit na sa may kanto ng Gilmore. Ito yung mga illegally parked dito. Actually, nakapag-operate na dito last week eh. Meron na naman ulit naka-illegally parked dito. Itong Fortuner. Itong meron ding isang Wigo. At meron ding isang multi-cab dito. Sir, tanong ulit ah. Walang pangalan eh. Paano pa rin pagpangalan? Wala lupang driver yan. Kaya plaka na kalahin. Granada sir. Sir, Granada. Pwede mo na. Granada. Ito multi ka pala ngayon ay may pound na matuto. Sir Joey, pwede pa magtanong?
Ano pong dahilan, ba't matotoo itong multi-cab dito? Ah, unang-una, violation niya, nakaparalo siya dyan sa sidewalk. Up. Pangalawa, wala license and driver. Ah. Automatic talaga pag walang driver's license. Wala license, towing niya. Ayun. Thank you, sir. And ito namang Subaru na naka-park dito, legally park. Makikita natin yung daanan dito ng sidewalk. Nakaharang siya dito. Titingnan natin. Ito yung sidewalk at merong konting park dito. Pwede siya mag-park ng pa horizontal pag ganito. Minsan din may meron din sa and meron din ditong Isuzu Crosswind illegally park. And isang kotse rito. Matitikitan din to na illegal parking. Blocking the sidewalk. Ito nga po pala ang En Domingo. En Domingo Street dito sa may part na to ng Quezon City. Ayun naman yung papunta ng Aurora Boulevard sa may Gilmore. Meron dalawang sasakyan dito na naka park illegal parking, isang Montero at saka isang CRV. So matitikitan din sila ngayon ng illegal parking blocking the sidewalk. Merong rider dito na nasita. Meron siya angkas na dalawang bata. Yung isang bata walang helmet. And itong isang sasakyan na to na Hyundai. Illegal parking din. Nakaharang siya sa may sidewalk. So matitigitan din ito ngayon. And dito isang taxi at isang Suzuki ATV. Matitigitan ngayon ng illegal parking. Dito nga po pala to sa may Scout Tobias, Quezon City. Ito meron tayong makikita ang no parking sign dito sa may kanto ng Scout Ojeda. Ayan, no parking sign, tow-away zone along Mabuhay Lane. Ito po ay Scout Tobias, Quezon City. Dito sa may kanto ng Scout Tobias at Epar Martinez dito sa may Barangay Obrero. Ito yung motor naka illegal park. Matitigitan din ngayon, unattended. Nandito naman tayo ngayon sa may Timog Avenue. Ito yung papunta ng Quezon Ave sa may dulo. Ito yung matitigitan ngayon mga kotse na illegally park. Tingnan nyo yung pagkakapanada nitong kotse na to. Talagang lumampas na yung hood nya dito sa may mismong highway. Napakahalanganin ng park nya. Ito yung isa sa mga kotse na illegal parking dito. Kasi makikita natin na talagang nakaharang na yung body ng sasakyan niya dito sa mismong highway dito sa may Timog. Pagka magka-park ng sasakyan, ina-advise ng mga taga rito sa QC na ang pag-park ay pag ganito or horizontal para hindi niya maharangan yung both side dito tsaka yung daanan dito. Etong isang Mitsubishi Mirage, yan, illegal parking to. Nakalampas na rin yung body na sasakyan niya, nandito na sa may highway. And ito, sunod-sunod sila oh. Apat na kotse. Illegal parking din. Most of them talaga nakaharang na sa mismong highway. So matitikitan sila ngayon ng illegal parking unattended. Dito pa rin po sa may Timog Avenue, malapit sa may Quezon Ave. Merong sasakyan dito. Mukhang abandoned siya. Abandoned vehicle. Flat na yung gulong. At sira na yung plaka. Pinabayaan na may-ari.
Dito may naka sign dyan, no parking, tollway zone. Dito meron din. Mukhang matagal na tong kotse na to rito. Parang na-involve siya sa accident kasi sira yung hood. And then may bangga siya doon. Ito na yung abandoned vehicle na nakapark dito sa may kanto ng kalsadang to. Dito sa may along Timog Avenue malapit sa may Quezon Ave. So inabandon na yung kotse na to na mukhang na-involve sa accident. Nireport na pala to ng local LGU sa MMDA para malinis na itong kahabaan dito sa may Timog Avenue. Mawala na yung obstruction itong nakasagabal na abandoned vehicle dito. Ito po kasi ang disenyo nitong sidewalk dito sa may West Avenue. Ito yung daanan ng tao. Dito naman sa banda yung parking ng mga sasakyan. So kapag ka nagpark ka dito sa may daanan ng tao, consider yun as obstruction. So illegal parking. Kaya itong dalawang motor na to blocking the sidewalk. Matitikitan sila ng illegal parking. So yung motor na to na isa muntik ng mato kasi yung driver medyo matagal lumabas. Pero since lumabas na siya, hindi na matotoo yung motor niya. Titikitan na lang siya ng illegal parking. Kagaya nitong isang motor. Etong Grab driver ngayon nahuli dahil yung kanyang angkas walang helmet. Eh meron pa ulit isang rider dito na pinara. Yung kanyang helmet hindi nakalock. At yung kanyang gamit na helmet ay and meron ulit dito rider may angkas na bata si nanay walang helmet. So, matitikitan din sila ngayon. And etong isang rider na to walang helmet yung kanyang angkas kaya pinara sila ngayon and matitikitan din sila ngayon. Fake license. Ito yung tow truck na kasunod namin ngayon. May isa ng motor na naikarga dito sa tow truck. Ayan, ito isang motor. Dahil fake license yung gamit ng rider. Ang initial violation niya ay unang-una walang helmet yung kanyang angkas. Nung tinignan yung driver's license, doon na nakita na fake pala yung license na gamit. Kaya matotoo ngayon yung motor na sinasakyan nila. Etong Innova ngayon matitikita ng illegal parking. Makikita natin kasi dito yung walkway. Yan, naharangan niya. So dapat dito siya nagpark. Pag dito siya nagpark, hindi siya matitigitan. Pero since nakaharang yung hood niya dito sa may sidewalk, obstruction, so matitigitan siya ngayon ng illegal parking. Ganito kasi ang disenyo ng sidewalk dito sa may West Avenue, Quezon City. Dito yung daanan ng tao sa loob. And dito naman yung parkingan ng mga sasakyan. Dito ngayon sa Scout Borromeo, dalawang sasakyan illegally park. Itong Toyota Innova legal parking, so matitigitan siya ngayon. Unattended. Ayan, babayaran yan sir, di ba sa ano po? Sa Vice Center. Ayan, thank you sir. Ito, isang Innova ulit. Matitigitan ngayon ng legal parking. Babalik ko na si Seyo. Babalik ko na si Seyo. Babayaran nyo ay babayaran nyo sa bayan silitin. Babalik ko na si Seyo para di ka nagpapalik. Inilipat na nga po sana eh. Parang bago pang isip ko sir. So ito yung ticket ngayon na ito yung ticket na illegal parking unattended.
mo yan. Allowed ka yan. Yes, pumayag ako. Kasama namin yung vlogger namin to yan. Hindi, vlogger to. Hindi naman, oh, hindi naman membro ng task force niya eh. Hindi ganito lang. Kung may reklamo ko kayo, mag-reklamo lang ako. Hindi, ibaba mo yan, brad. Ibaba mo yan. Tinuloy mo yan. Sige, ibaba mo yan. Ay. Gwaso. Pag yan nakita ako. Membro ba yung ID niya nasa? Vlogger ko namin. Hindi, hindi official yung vlogger na employed sa inyo. Authorized employed sa inyo. Ito kasi yung parking nila eh, dito sa may sidewalk. Meron isang rider dito na dumadaan. Meron siyang helmet sa likod pero hindi niya ginagamit. Ayan. Sayang naman, matitikitan din siya. And dito ulit sa may harapan ng lugawan ni Tonyo, itong Toyota Innova. Matitikitan siya ng illegal parking ngayon. Dito pa rin po sa Scout Borromeo, sa harap dito ng Densos, itong mga naka-park, illegally parked vehicles, so matitikitan din sila ngayon. So kung mapapansin natin, itong isang Montero, hindi siya natikitan kasi tama yung pagka-park niya, pagka horizontal, ganun. Itong mga kotse lang na ito ang natikitan ng illegal parking. Ayan, isa sa natikitan ngayon, itong Innova dito sa may gilid, illegal park din. Meron tayong nakikita ng sign doon, no? No parking, both sides. So matitikitan siya ngayon, unattended, illegal park. Itong kotse ngayon na Ford na vintage car, matitikitan din ngayon kasi nandito siya, sinakop niya yung sidewalk dito sa may pulang bukit. So kung dito siya, sa may bandang kanan, hindi siya matitikitan, katulad nitong mga sasakyan na ito. Itong mga nakapark nito, hindi sila matitikitan, pero dahil nga nakasakop siya dito sa red, kaya matitikitan siya ngayon ng illegal parking. Ngayon po, nandito naman tayo sa may Mother Ignacia Avenue. Ito, may nakikita tayong two-way zone, no parking, no waiting, no stopping, anytime. Ito yung mga illegally parked vehicle, isang Mitsubishi Mirage. Meron din ditong ito, Nissan. Lahat ng mga naka-park dito sa gilid, matitikitan sila ng no parking. Oh, illegally parked. Etong kotse ngayon, matitikitan din ng illegal parking. Kaya pakinggan sa akin, ha. Ang tanong ko sa'yo, anong part yung pinaranahan mo? Ano? Yung pagdeta? Sidewalk. Sidewalk. Tama, mali ang pagparada mo. Hindi, tama, mali lang ang tanong mo. Sagot ko sa'yo.
mali ho yun. Oh. Pero ano, yun kaya nga po, isang dali lang naman po. Hindi po, kaya saan na dito kayo. Kumpara kayo dyan, Antimano, pinayulin nyo na kagad yung rules. Kumarada kayo sa bawal. Harapan natin eh. Kahit harapan mo yan, hindi mo nang pag-aari ang gobyerno nagmamayari. Oh, ano po? Naman pala eh. Hindi po ibig sabihin harapan mo na yan, pwede mo paradaan ng sidewalk. May batas po tayo nagsasabi na bawal kayo dyan. May harapan mo yan. Ang property line nyo, andyan lang kayo. Hindi kayo pwede dito. May lisensya po kayo. Ay. May lisensya po kayo. Meron ako. Sige, bigay mo lisensya para mababa lang. Ito. So ngayon i-issue na ng ticket yung driver for illegal parking. Sabihan niyo po sa kanya na pinakitang kita. Dito ngayon sa harap ng ABS-CBN, dito sa may Mother Ignacia. Ito illegally parked na sa kotse, naka illegally parked siya dito. So matitigitin siya ngayon. And meron din isa dito. Naka illegally parked na sasakyan. So matitigitan din to. Ito ngayon taxi, matitigitan for illegal parking. Andito yung driver, so matitigitan siya. Ang penalty niya ay 1,000 lang naman. At babayaran niya yan sa bayad center.